Ma, pa. Ito nga po pala yung unang talent fee ko. Dun sa unang film po na ginawa namin. Sana po tanggapin nyo. Hindi namin kailangan ng pera mo. Hindi kami tumatanggap na maduming pera. So sabi mo nga anak mo, gigil ako dyan. Ano ba yan? Hindi ka namin pinag-aral, hindi ka namin pinagtapos, at lalong hindi ka namin pinagbihisan para lang maguba dyan sa camera na yan. Ano ba nangyayari sa'yo? Sinabi mo pa sa interview, guilty ka? Pero hindi ka naman guilty talaga? Ano ba naman yan? Gusto mo ba talaga mag-artista? Artista, ang daming paraan para maging artista. Hindi lang paghuhubad. Nakakahiya ka. Pero, ano na naman masasabi ng mga kamag-anak natin? Ma, gusto ko lang naman kasi mag-artista eh. Pero maraming paraan, hindi lang sa paghuhubad. Di mo man lang kami inisip. Mapapahiya tayo sa lahat ng kamag-anak natin. Ano na lang masasabi nila? Tama yung nanay mo. Alam mo, hindi ka matatanggap yung trabaho na pinasok mo kahit anong gawin mo. Parang nakaka-disrespect na yun yung pinasok mo na trabaho pagkatapos ng mga pangaral na ginawa ko sa'yo. Tsaka tandaan mo, hindi ka namin pinag-aral, pinagtapos, binihisan para lang magubad sa harap ng camera. Naisip mo ba yun, ha? At ito tatandaan mo, wala ka ng mga magulang at wala na rin kaming anak. Magkalimutan na tayo. Makakaalis ka na. Oo, kunin mo na yung mga gamit mo dito. O kung gusto mo umalis ka na, ipapadala ko na lang sa'yo. Ano pa ginagawa mo? Umalis ka na dito. Ka lang dito. Pwede bang dito muna ako tumuloy? Pinalayas kasi ako sa amin eh. Sa tingin mo ba tatanggapin ka ng magulang ko sa trabaho mong ganyan? Pero wala kasi akong ibang pupuntahan. Alam mo naman na ikaw lang yung matatakbuhan ko. Puro pictures mo lahat ng sinesend nila sa GC. Anong mukha yung ipapakita ko sa mga magulang ko kapag pinatuloy kita dito? Sige, hahanap na lang ako ng ibang matitiran ko sa kaibigan ko na lang. Ah, siya nga pala, itong nangyayari sa atin. Na tayong dalawa, itigil na natin to. Hindi ako nakikipag-girlfriend sa mga malalandi. Gugutom ako. Gusto kumain. Tara, order tayo. Sige. Order ako. Pero, Isha, thank you nga pala. Saan? Kasi, tinanggap mo ako dito sa bahay niyo. Ako wala yun. Alam mo naman na welcome ka dito. Wala eh. Wala na talaga ako matatakbuhan. Ikaw na lang. Pati si Zach, tinapon na lang din ako. Ang sakit lang, no? Kasi, Sila yung inisip mo na nandun sa'yo, kasama ka palagi, susuportahan ka, lalo na yung mga magulang mo. Gusto ko lang naman mag-artista. Tignan mo nga, oh, yung unang film ko. Laki din ang kinita ko dun. Laki din ang nauwi kong pera. Binigay ko naman lahat sa kanila. Pero ayaw nilang tanggapin eh. Alam mo yun, at least in that way, nakakatulong ako sa kanila. Alam mo, wala namang masama mag-artista. Walang masamang sumikat. Siguro lahat naman yung pinapangarap eh. And for sure, parang gusto na rin nila mag-artista. Pero kasi, para sa akin din, tingin mo ba okay yan yung nag-ano ka sa ano, sa TV? Na nagtatanggal ka ng damit? Di ba hindi? Walang masamang sumikat. Sige, sabihin na natin yung unang film mo. Madami kang nakuhang pera. Ang laki din nun. Nakatulong ka sa pamilya mo. Pero nababawasan yung dignidad mo. Tingin mo ba hindi ka nila pinag-uusapan? Napakadami ng comment dun. Madaming bash.
bakit hindi mo itry na ano, na sa iba ka mag-artista, mag-audition ka sa, yung sa matitino, yung hindi yung pinagpipiestahan ka. Kagaya sa Project Manok, dun, mag-try ka dun. Madaming nag-audition dun, kasi puro lesson. Tsaka hindi sila pupayag na magtatanggal ka ng damit, papakita ka ng mga katawan mo. Talent ka, Alex. Kilala kita. Napakagaling mong umarte, kaya nga idol din kita eh. Sana nag-ano na lang din ako eh, nag-artista. Pero syempre, hindi ko naman passion yun. Pero yun nga, try mo mag-audition. Doon susuportahan din kita at for sure, tatanggap ka ng pamilya mo. Hihingi ka na rin ng tawad sa kanila. Siguro nga, tama ka. Siguro dapat this time, gawin ko yung tama. Kasi, kaya ko naman siguro sumikat ng ako lang. Project man, no? What if itry ko kaya yun? Oo, dahil yung tito ko tsaka yung mother ko doon nag-acting. Kaya, tatry kita papasok doon. Mapasok mo ba ako doon? Oo naman. Pero lagi mong tatandaan, hindi kasi sikat dahil lang sa pagtatanggal ng damit. Kaya mong sumikat dahil magaling ka. Yun yung may pagmamalaki mo. Tsaka yung order natin, nasan na? Ako pala nag-order ng pote. Sa akin mo tinatanong. Nagugutom na talaga. Anak. Pa. Ma. Andito po ako para mag-sorry po sana sa inyo. Sa maling desisyon na ginawa ko nun. Tsaka sa maling path na nakinuha ko. Alam mo na, medyo mahirap. Hanggang ngayon, mabigat pa rin sa loob namin yung ginawa mo sa totoo lang. Pero gusto ko namin tanggapin na sana alam mo yun, mabago mo pa yung pinagdaanan mo, itong pinasok mo na pag-aartista. Kasi alam naman natin na kalat na sa social media yung mukha mo, mahirap nang baguhin yung image mo. Pero sino ba naman kami? Hindi naman kami Diyos para hindi magpatawad. Tsaka kahit papano, anak ka namin. Tsaka katulad ng sinasabi namin sa'yo, hindi yung past mo yung magde-define sa'yo, kundi yung future mo. Kaya open ka dito sa bahay. Anytime, basta ipangako mo lang na kaya gawin mo yung best mo para mapunta ka sa tamang daan. Di ba, baby C? Ma, siguro hindi pa ngayon. Siguro hindi mo pa ako mapapatawad sa ngayon. Kayo ni Papa. Kasi alam ko naman na yung ginawa ko, alam kong mali talaga siya. Pero sana soon, mapatawad mo ako, Ma. And itutuloy ko pa rin po yung kagustuhan kong mag-artista. Pero this time, makikinig na po ako sa inyo. And sa tama na.